Ang ituturo ko ngayon ay kung paano ang pag-divide ng whole numbers at saka decimal. Baba itong 128 divided by 4 tenths. Yung ating decimal, gawin natin siyang whole number. So, paano? I-move natin ito pakanan dito. Magiging ganito na ang kalalabasan ng ating equation. So, yung dahil wala na ang decimal point doon, automatic na magiging 4 na lang yung ating divisor. At ang ating dividend, mananatili pa rin siyang 128. Pero dahil naglipat tayo kanina dito ng decimal point isang beses, mag-a-add tayo dito ng isang zero. So itong 128 magiging 1,280 na siya. So, sunod na step, pwede na tayong mag-divide katulad ng pag-divide natin ng parehas na whole numbers. So, 12 divided by 4 is 3. 3 times 4, that is 12. And then, let us subtract, that is 0. Pero kahit huwag na natin siyang isulat. And then, bring down 8. 8 divided by 4, 2, and 2 times 4 is 8. And then, let us subtract, that is 0, huwag na natin isulat. And then, bring down 0. And 0 divided by 4 is 0. And 0 times 4, 0 pa rin. And 0 minus 0 is 0. Kaya, ang sagot natin dito sa 128 divided by 4 tenths is 320. Isa pang halimbawa ng pag-divide ng whole number sa decimal. So we have here 294 divided by 7 tenths or 0.7. So, ganun pa rin ang gagawin natin, yung tulad ng ginawa natin kanina, itong decimal point, imu-move natin dito sa kabila or sa kanan nito. Kaya, ito, malilipat na siya dito, magiging whole number ulit siya. Ang ating dividend ay 294. Since isang beses tayong naglipat dito ng decimal point, mag-a-add din tayo dito ng isang zero. Kung ilang beses ka lumipat dito, yun din ang bilang ng i-a-add natin na zero. And then, proceed na tayo sa pag-divide. 29 divided by 7 is 4. And then 4 times 7, 28. Let us subtract. 29 minus 28 is 1. And then bring down 4. 14 divided by 7 is 2. And 2 times 7, 14. And then 0 yan. Bring down 0. 0 divided by 7, 0, and 0 times 7 is 0. Kaya ang ating sagot ay 420. Paano naman kapag mag-divide tayo ng decimal sa whole number? Decimal na yung ating dividend at yung ang ating divisor ay whole number. So, ano naman ang step na gagawin natin? Unang-una, lalagyan na natin ito ng decimal point sa taas. Itapat natin yung decimal point dito sa ating dividend. And then, mag-proceed na tayo sa pag-divide na parang nag-divide na tayo ng whole number.
So 9 divided by 30 cannot be, kaya magsusulat tayo dito ng 0. 0 ang magiging sagot natin. And 0 times 30, that is 0 pa rin. And then 9 minus 0 is 9. And then mag-add tayo ng 0 dito. And then bring down 0. And 90 divided by 30, ang sagot natin ay 3. 3 times 30 is 90. And 90 minus 90 is 0. So, ganyan ang gagawin natin sa pag-divide ng decimal at saka whole number. Isa pang halimbawa ng pag-divide ng decimal sa whole number. Unang step, isusulat natin yung decimal point sa tapat ng decimal point sa dividend. And then mag-proceed na tayo sa pag-divide. 8 divided by 5, 1. 1 times 5 is 5. And then let us subtract. 8 minus 5 is 3. Since 3 pa rin dito, hindi pa ito naging 0, mag-a-add tayo ng 0 sa taas. Para mag-bring down tayo ng 0, magiging 30 na yung ating 3 kanina. And then, 30 divided by 5 is 6. And 6 times 5 is 30. And then 30 minus 30 is 0. Ayan. So, dahil 0 na dito, hindi na tayo mag-a-add ng 0 dito. So, ito na ang ating sagot sa 8 or 8 tenths divided by 5. Sunod naman, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-divide ng whole number at saka decimal na may dalawang decimal places. Isulat muna natin ito. 48 divided by 0.06. So, ganito na ang kalalabasan ng ating equation sa taas. Sunod na gagawin natin, imove natin yung decimal point pa kanan, 1, 2. So, maliliit pa doon yung decimal point natin. And then, dahil dalawang beses tayong naglipat, mag-a-add din tayo dito ng dalawang zero. Ayan, dadagdagan natin ng dalawang zero. So, ito, yung equation na ito, magiging ganito na yung itsura. So, kahit huwag na nating isulat yung dalawang zero dito. Yung decimal point natanggal na kasi lumipat na siya dito. At kahit huwag na natin siyang isulat doon. 48 divided by 6 is 8. And 8 times 6, 48. And then, 48 minus 48, 0. Bring down 0. And 0 divided by 6, 0 pa rin yan. 0 times 6, 0. Bring down 0. So, 0 pa rin yan. Ayan, magiging 0 pa rin ito. Kaya ang ating final answer ay 800. Kaya ang sagot natin dito sa 48 divided by 6 hundredths or 0.06 ay 800.